υποπόση Ρώνε Δελφιέρο, πάρε σε Mystery Files. Το μα Ρώνε. Ulo ng tao, nakakabit sa katawan ng crocodile. Magre-report ba ang Mystery Files ng hindi totoo? Pero narinig nyo naman sa report, di ba? Hindi naman talaga nagkadugtong yung katawan at yung ulo. Hindi pinanganak na gano'n ang itsura noon. Pinagdugtong lang nung ginawang mami. Oh, yun nga yung tanong ni Nasip doon sa show niya. Bakit gagawin nyo na nag-mummify doon sa ulo ng bata at saka doon sa katawan ng buhaya? Ano yung misteryo? Ano yung mensahe nila? Tsaka bakit bungo pa ng bata yung gagamitin? Di ba mas lalong kawawa yun, Ate Rona? Isa yan sa mga hindi masagot, kaya nga mystery eh. Ano po kayo? Sampalita po. Pamisa na po kayo, sampalita po. Bili na po kayo. Wala, next time. Wala nga eh. Nagawa dito eh. Busy-busy kayo. Oo. Busy-busy. Busy-busy sa pagpapakyot doon sa mga gwardiya dito sa village, sa mga pizza delivery boys, doon sa mga kolektor ng Merarco. Ayan ho. Abalang-abala sa kanilang lahat si Dalin. Nako, Chamaring. Don't believe this woman. She's so gossipy. Nako. Yung mga pinagsasabi niya, chismis lang yan. Diba, Joy? Eh, tama naman yung sinasabi ni Mami, ha. Hindi pa nga niya nilagay yung naglilinis ng aircon, yung mga bisita ni Ate Ron ng driver, yung naniningil ng Meralco, yun. Tsaka yung mga nagpa-basketball dyan sa barangay, di ba sabi mo, tatlo yung naging boyfriend mo nun? Sabihin ba? Bookingin ba? Eh, totoo naman eh. Chamaring naman, tingnan mo naman yung itsura ko. Ganito bang itsura ng babaeng ganun, ha? Oo. Kasalanan ko ba, Chamaring, kung lapitin talaga ako sa mga boys? Alam nga naman sabihin ko kay Lord, Lord, I'm very sorry, patawarin po niyo kasi ginawa niyo akong sexy, eh, di ba? Alam mo, Dalen, dapat ang sabihin mo, Lord, sana mabuhay ako sa katotohanan at hindi sa ilusyon. Iyon! Ganon! Aling Maring, uminom po muna kayo ng juice dahil po hindi na kayo naasikaso ng inyong pamangkin dahil boys na po ang kwentuhan. Ay, salamat. Uhaw na nga ako. Naku, sorry po, Chamaring. Sige, ako na lang magdadala ng bagyo sa kwarto, ha? Ay, ano yung hawak mo? Photo album? Ah, oo. Mga litrato nung pag-ibig na kay Tio Binoy mo. Gusto mo makita? Oo. Gusto niyo makita? Mag-isa ka na lang. Oo nga eh. Namatayan na nga ako ng aking kaisa-isang anak. Ngayon naman, namatay pa ng aking asawa. Kaya nga naisip ko eh, lumuwas na lang dito sa Maynila at nang makalimot naman. Maglibang-libang. Namatay rin po ba ang anak nyo, Aling Marie?
Joy. Ima ang pangalan niya. Siya ang best friend ko sa lahat ng mga magpipinsan. Kasi kami magkasing edad eh. Siguro siya marin mga 9 years old siya nung namatay, no? Oo, kasing edad mo. Eh ano naman ang ikinamatay? Eh, nagkaroon siya ng sakit sa baga. Ito, gusto mo makita litrato niya? Ayan, no? Kawawa naman po siya. Chong Maring, si Jeremy po, si Marco, at si Jack. Ay, tulis mo ako, ha? Mga kasamaan po namin yan dito sa bahay. Asan ba si Ate Rona? Kasi siya si Chong Maring, eh. Ito yung pinagpaalam ko. Oo, hindi. Dumiretso sila sa ano, station kasama si Yoyong, eh. Talin, handa muna kaya silang pagkain. Ito rin si Totoy. O sige, sandali lang. Kukuha ko. Aboy muna. Buha muna. Hi! Ako si Joy. Anong pangalan mo? Iho, tinatanong ka ng anak ko. Iho. Iho. Eh, ano ba to? Bingi ba to, Pipi? Ha? Alingay, kanina pa yan ganyan. Kanina pa namin sinusubukan kausapin, pero wala. Nakatingin lang sa malayo, tulala. Hindi na nga namin alam kung anong gagawin namin dyan eh. Mukha yatang sawi sa pag-ibig niya, kaya natulala ng ganyan eh. Pero? Hawa nga kami. Yung pinagbamasa namin sa may intersection. Diretso maglakad, tumuntik ng tamahan tayo. Eh, kaya nga, bigla akong tinakbo. Nagkagulo nga dun eh. So, kaya, dinala namin dito. Baka matunuyan eh. Kaya hinahanap na yan sa kanila, ha? Oo nga eh. Dapat ibabalik namin siya sa mga magulang niya. Kaso lang, hindi naman namin alam kung saan. Tsaka, hindi na namin alam kung anong pangalan niya. Ayaw niya magsalita eh. Kaya ang tawag muna namin sa kanya, Totoy. Excuse me, Marco. Excuse me, Jeremy. Andito na! Andito na, Pods! Totoy? Gusto mo ba ito? Niluto ko, spaghetti. Oh, sige na. Kain na. Ano ba naman pong dala ninyo? Mukhang gutom. Pero parang ayaw galawin yung fastang ginawa ko. Dahil mas mabuti pa, paliguan muna lang siya, no? Tapos dito na natin patulugin at bukas ng umaga, hanapin natin kung saan siya nakatira. Akin na to. Carmela? Ah. Okay lang pumasok? Ah, oo, sige. Okay. Okay ka lang ba? Ah, oo. Hinahanap ko lang kasi yung ano ko, yung lipstick ko eh. Hindi ko makita eh. Ah. Oh, nandito oh. Nandito. Ah, nandiyan pala eh. Ano to? Yan. Yan pala yung hinahanap ko. Akala ko ba yung lipstick yung hinahanap mo? Ricky, meron sana ako ipagtatapat sa'yo eh. Ano yun? Naalala mo yung tape nung sa simbahan? Oh, nasa'yo pa yun, di ba? Pinanood ko kasi. May nakita ka? Pinilit ko makapunta yung kaluluwa ko sa simbahan. Nakaharap ko siya. Si Michelle? Oo. Pero wala na siyang kapangyarihan. Pero meron siyang hawak-hawak na itim na libro. Natatakot lang ako kasi baka mamaya magkaroon siya na kapangyarihan ulit nang dahil lang doon sa itim na aklat. Kaya nga pinilit kong agawin eh. Pero nung nagkaroon na ako ng malay, ito lang yung pahina na nakuha ko. Kailangan malaman ni Ate Rona to. Ricky, sandali. Ricky, nakikiusap ako sa'yo. Alam ko na simula nang dumating ako sa buhay ninyo, nagkagulo-gulo na. Kaya ang gusto ko sana, ako lang ang lulutas nito. Carmela, kapamilya ka na rin namin. Hindi ka naman namin pababayaan eh.
Alam ko. Eh, ano ba to? Mukhang ano eh, mukhang ancient writing eh. Sulat ng demonyo? Hindi ko alam. Si Michelle lang nakakaintindi niyan. Sabi mo, si Michelle ang nakakabasa nung nakasulat dito? Oo, bakit? Wala, wala. Ricky, kung pwede sana, sikreto na lang natin to. Ayas? Dalen, yung batang yan ay sanay-sanay na sa buhay kalye. Hindi mo na mapipigilan ng katawan yan. Talagang buhay kalye na siya, katawang kalye. Hindi ganun eh. Yun bang parang word ba siya? Yung tulala, pagkatapos, watuk, wa understand. Para bang patay na, naglalakad lang bang buhay na hindi maintindihan? Sa probinsya namin, may tawag kami dyan eh. Maranhi. Maranhid? Mm. Unsa nang maranhid? Ang maranhid, yung bang taong buhay, pero patay na yon. Patay na binuhay. Ah, kasi wala silang pakiramdam, wala silang emosyon. Wala na silang, para silang tulala. Pero nabubuhay sila dahil nasa kapangyarihan sila ng isang masamang espiritu. Ay, sus Ginoo, nananakit ba sila, Chamaring? Hindi sila nananakit, Dalin eh. Nangangain lang ng tao. Nge! Eh di nananakit din yun. Ang nananakit, yung mayroong emosyon. Ang nangangain ng tao ay talagang nangangain lang ng tao. Walang emosyon yun. Talagang kailangan lang niyang kumain ng tao dahil
kailangan ng katawan niya eh. Kailangan siyang mabuhay. Aba, katawang tao siya, kaya nangangailangan din siya ng lamang tao para mabuhay siya. Jesus, Ginoo. Wala ko pang jeep din eh. Si Emma. Huh? Emma? Emma? Sino? Balan. Huh? Si Emma. Si Emma yung anak ko. Emma! Chamaring. Emma, anak ko! Chamaring. Emma! 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 Chamaring! Anak ko! Matagal nang patay anak ninyo! Emma! Emma! Chamaring! Emma! Si Emma. Ano ka ba? Kamukha lang yan. Mamalikbata ka lang, no? Hindi. Yan yun si Emma eh. Pinsan mo siya, hindi mo ba nakikilala? Chamaring, sige na. Aminin mo, napatay na si Emma. Ano ka ba? Hindi. Si Emma, anak ko yan eh. Sabi ko na nga ba eh. Hawak ng mga sindikato itong si Totoy. Kaya hindi niya alam kung anong ginagawa niya. Sunod lang siya na sunod sa mga sinasabi ng sindikato. Eh di mabuti pa. Siguro sugudin na natin yan. Tina. Ano ka ba? Ba't natin susugurin? Branding mo na nga, sindikato. Ibig sabihin, delikado. Ba't ka susugod agad-agad? Eh para nga hindi na sila makawala. Para mahuli na natin yung sindikato niya. Ano ka ba? Iira na naman kasi yung pagkaduwag mo. Tara. Mas mabuti pa. Punta natin si Jeremy sa van para may katulong tayo. Baka nga makaalis pa yan kung pupuntaan pa natin sa van. Chamaring, huwag muna. Huwag muna tayo, Chamaring. Emma, eh, abulin natin sila. Tayo handa. Emma, yung anak ko, Emma. Galen, anong ginagawa niyo dito? Oo nga. Ha? Ano bang ginagawa ko dito, ha? Ito kasi si Chamaring, eh. Nakita daw niya si Emma, na anak niya, na pinsan ko, na isinot doon sa delivery truck. Ayun naman pala, nakita niyo na. Bakit hindi niyo pa hinabol? Anong pa nga bang ginagawa natin dito? Halina kayo. Kasi limang tip. Chamaring naman eh. 15 taon nang patay si Emma. Ano ka ba? Nakita ko siyon. Kaya hindi nga namin pwedeng habulin yan, no? Kayo, anong ginagawa niyo dito? Iniimbestigan namin si Totoy eh. Ayun, kasama siya sa mga batang sumakay dun sa truck. Eh, halina kayo, halina kayo. Sabulin na natin sila. Dito na ho tayo. Dito na ho. Sabalik na lang sa kutsi. Tara, dito. Tara na ho. Ito naman si Chamaring, oo. Nagkaka-prostrate. Hi! Bata! Sige, dali! Tara! Bilis! Shhh! Anong kailangan ninyo? Nagtatanong-tanong lang ho kami dito sa paligid ninyo. At ang sabi ho sa amin dito daw pupunta yung mga batang naggagala dun sa kalye. Oo, yung mga umiikot dun sa kubaw. Kaya raw may hawak nun eh. Hawak? Anong hawak? Anong ibig mong sabihin hawak? Sir, hindi ho ba kayo nanonood ng TV o kaya sine? Yung mga hawak po ng sindikato, yung mga pinaglilimos nila sa kalye, ganun po yung hawak na ibig naming sabihin. Alam nyo, mga hip-hoppers, hindi nyo kilala ang pagkatao ko. Wala kayong karapatang pumunta rito at magbintang ng kahit na ano. Walang katotohanan yung pinagbibintang nyo sa akin.
Professor? Maestro po. PhD in music. Maestro? Yung anak ko si Emma ay nawawala. Eh nakita ko namin siyang kasama ng mga batang hinahanap namin. Maestro, maawa naman kayo. Gusto ko makita muli ang aking anak eh. Alam niyo ho, Mrs., na uunawaan ko ang damdamin niyo. Kaya lang hindi ko talaga kilala yung mga batang sinasabi ninyo. Ha? Ito, ito si Junie. Ito, ito, kilala ko ito. Ito, kilala ko. Kilala ko ang kanyang mga magulang. Isa sila sa mga pamilyang tinutulungan ko dito sa aming barangay. Saan niyo ba napulo to si Junie? Ah, kasama ho ng mga batang hinahanap namin. Ayan na naman, ayan na naman. Walang katotohanan yung mga sinasabi ninyo, ha? Ako na lang magsosoli sa bata, ha? Ha? Eh. Maestro! Napakabobo mo. Nag-iisip ka ba? Ha? Kumontik na akong mabuko dahil sa'yo. Nasundang kanila. Alam mo ba yun? Nasundang kanila! Panoorin mo naman tong tape na to. Ano bang ibig sabihin ng pagtatagpo namin ni Michelle sa simbahan? Ilang beses ko ba sasabihin sa'yo, Carmela? Kalimutan na natin ang lahat tungkol kay Michelle. Gustuhin ko man kalimutan si Michelle. Kung buhay nga siya, babalikan niya ako. Hindi lang ako, kundi tayong lahat. Harapin mo siya kung gusto mo. Pero marami na akong beses nasaktan. Marami na akong mahal sa buhay na kinuha niya. Ayoko na. Si Maestro! Tara, Ate Luna. Sundan natin. Sorry, Carmela. Si Maestro Quintin ang pinunta ko dito. Hindi si Michelle. Sugurin na natin. Okay lang yan. Kahit puro tayo mga babae, isa lang naman siya. Tignan mo. Tsaka, meron tayong girl power. Ba't yung ginagawa yan? Ba't kanina na ako yung mga bangkay? Ikagawin niyang maranghid. Maranghid? Zombies? Totoo ba yun? May kasabihan ng mga matatanda sa probinsya namin na kailangan daw pag namatayan tayo, lagyan ng mabigat na bato ang itaas ng puntod ng kinalalagyan ng ating inilibing dahil
kinukuha ng mga taong katulad niya na gumagawa ng maranhid. Akala ko nung araw, sabi-sabi lang yun, pero yun pala'y totoo. At sa sarili ko pang anak nangyari. Ang hayop na yan. Halika na, sugurin na natin! Aling Maring, hindi ho pwedeng sumugo tayo ng basta-bastang ganyan. Kailangan tsumempo tayo. Tumawag na kaya tayo kila Jack. Huwag na tayo ng tulong. Pambihira naman, oh! Andi dito lang pala kayong lahat! Antay ako ng antay doon sa bahay ni Rona! Ba't yung sinabi sa akin? Ang usapan natin doon na! Eh, Uncle Jack, ba't bigla kayong napasugod dito? Ha? Bakit nga ba? Tama, nakalimutan ko tuloy. Kasi kayo eh! Ang dami ko tuloy nasabi! Nga ba? Ah! Si Rona tumawag. Susunduin niya tayo rito. Okay? Kailangan daw tayo magpunta doon sa bahay ni Maestro Quintin. Kaya mas mabuti pa, maghanda na kayo lahat. Ready na nga kami. Eh di ba gantay tayo rito? Ano kaya yun? Ano kayong ginagawa niya sa loob? Baka nagkukumpus. Lang ano? Eh di ng zombie, yung buhay na bangkay. Eh maestro pala ng kadiliman yan eh. Huwag ka nga maingay, Dalen. Baka may makarinig sa'yo. Bangkay ah? Eh subukan na natin ngayon yan! Jack, huwag kang pabigla-bigla. Delikado to. Maraming kampun si maestro. Kasama na doon ang anak ko. Tsaka si Junie. Pati na rin si Totoy. Ako sayang, zombie pala siya. Osus! Kumikirinking pa sa patay. Oy, bulinit na bilog. Hindi talaga dapat tayo kasama dito. Nag-atribida ka na naman. Utang na loob. Huwag na tayo magsermonan pa dito. Sugurin niya natin yung pianistang yan. Teka, pasukin na natin to. Tabi. Quintin Delfin. Pulis ako. Teka. Anong ibig sabihin nito? Anong pakay niyo sa akin? Mahusay ka, maestro. Pambihira ang talino mo sa musika. Pero sayang, ginagamit mo sa masama. Wala kang respeto. Wala kang awa. Kinakawa ba mo yung mga bata, oh? Binababoy mo sila. Hindi ko kayo maintindihan. Ano yung ibinibintang niyo sa akin? Ibalik mo sa akin ang aking anak. Maawa ka! Isa kang demonyo! Alam niyo ba itong awiting ito? Ang buhay tulad ng isang awit lamang mayroong simula at mayroong katapusan. Naniniwala ba kayo sa sinasabi ng awit na yan? Naniniwala ba kayo?
Ako hindi. Hindi ako naniniwala. Alam niyo kung bakit? Minsan, may isang babaeng maranhid, isang zombie, yan ang pagkakakilala niyo sa kanila. Palakad-lakad, wala sa sarili. Hanggang isang araw, may tatlong lalaking walang ang kaluluwa. Wala silang kasing sama. Wala silang patawad. Ang masakit, nagbunga ang kanilang kasamaan. Ako ang naging bunga ng kanilang kawalang-hiyan. Anak ako ng isang maranhid at ng tatlong rapists. Kalahating tao, kalahating halimaw, kalahating patay, kalahating buhay. Nagtataka pa ba kayo kung bakit ako ganito? Nagtataka pa ba kayo? Yung piano. Anong hiwaga sa likod ng piano? Ang pianong ito ay minana ko sa pamilyang nagtampon at nagpalaki sa akin. Ito lamang ang tanging kong kakampi. Ang tanging kong kaibigan. Ito ang aking ina. At ito rin ang aking ama. Ito ang nagdudugtong sa kasaglukuyan at sa kabilang buhay. At sa saliw ng kanyang musika, ang mga patay ay nabubuhay! Hindi lang sila mga pulubing taga-Limos. Nakain at taga-ubos din sila ng mga kalaban! Sumaring, huwag kayong lalapit sa kanya! Aling Maring, hindi na ho yan ang anak ninyo! Patay na ho yan! Tinapon mo ang kanyang katawan, binasura mo, ibinaon mo sa lupa! Ako ang kumuha sa kanya, ang humukay sa kanyang katawan
at nagbigay buhay muli sa kanya. Ako na ang kanyang may-ari. Ako na ang kanyang maestro! Walang sino mang maaaring umagaw sa kanya! Ang aking buhay. Makikita tayo muli. Para sa inyong katapusan. Dalawa lamang daw ang uri ng bagay dito sa mundo, ang nabubuhay at ang hindi. Ano mang nasa gitna nito ay hindi pangkaraniwan. Maaring isang kababalaghan o isang misteryo. O di kaya na may guni-guni lamang ng sino mang tumitingin dito. Para sa Mystery Files, ako po si Rona Del Fiero. Isang mahiwagang gabi sa inyong lahat. Thank you.